Ang pinag-uusapan natin dito, hindi kung anong klaseng tatay ka. Hindi natin pinag-uusapan kung anong klaseng nanay ka o anak ka, kapatid o asawa. Ang pinag-uusapan natin dito, personal na ekonomiya mo. Tama ba? Dahil kung gusto mo na malaking pagbabago, talagang magsisimula sa pera. Totoo yan. O wag natin pag-usapan yung spiritual side mo dahil hindi ako authority dyan. Tama ba? Siguro ang pinakama-advice ko, tanggapin mo kung anong sitwasyon ka. Ihingi mo sa Panginoon yung mga pangarap mo. Tama ba? And then you accept kung anong meron ka at saka wala ka. Then you decide. Kasi kung gusto mo malaking kitaan, wala yan sa trabaho mo. Don't get me wrong. Huwag mapipikon yung mga empleyado. Kung gusto mo malaking kitaan, wala dyan sa trabaho mo. Ilang taong ka na dyan eh. Tama ba? Kung ang idol mo yung boss mo, tingnan mo yung buhay ng boss mo. Tingnan mo. At yung age gap nyo. Kailan pa mawawala yan bago ikaw ang ma-promote. Tama ba? Tama ba? Alam naman araw-araw, pagdasal mo, pagdaan ng boss mo, good morning, babati ka, good morning, pagdaligot, kailan kaya mamamatay ito para ma-promote ako? Hindi mo pwedeng gawin yan. Sasama ka, tama ba? So, isipin mo, kung gusto mo malaking kitaan, wala ngayon yan sa ginagawa mo. Nandito sa ino-offer sa'yo, nung taong nag-imbita sa'yo. Ito, daily. Daily. Kung medyo tatamad-tamad ka, ayaw mo ng daily income, may monthly period tayo. Eh, may monthly income tayo. Ano ba yun? Baka pag magka-period, maghanap ng income. May monthly income tayo. Ha? Ang pangalan ng monthly income natin ay Unilevel. Sino gumagamit ng Unilevel? Pasensya na sa sulat ko, pangit talaga ang sulat kamay ko. Ha? Sabi ng mga eksperto, pag pangit ang sulat kamay, kabaligtaran ang itsura yan. Tingnan niyo, pangit din, no? Pangit. Hindi ba? Sino gumagamit ang Unilevel? Avon, Sara Lee, Natasha, Boardwalk, Sundance, yung mga ganyang company. Mga company na banggit ko, Lachan Ethical, magagandang company. The problem is, hindi bagay sa kanila Unilevel. Kasi ang ibig sabihin ng Unilevel, eto yan. The more users you have, the more income you'll have. Nag-gets mo yun? So, madalit salita, dapat pala, ang produkto nyo, mabilis maubos. Dapat pala ang produkto ay highly consumable. Tama ba? Oh, no offense man po sa Avon. Napakagandang company niyan. Ilan taon ng Avon sa Philippines? 25, 30? May 30 years na ba? I think so. Sabihin na natin 25. Tanong, kailan lang sila nagkwento na may yumaman? Kailan lang? Recently lang. Tama ba? Eh talagang maniniwala ka. Imagine mo naman, lipstick. Mga babae, ilang beses kayo bumili ng lipstick sa isang taon? Swerte na ang dalawa o tatlo. Tama ba? Eh babae pa, kahit makeup, pag bumili na ng lipstick ang babae, hindi na bumibiling makeup. Sample. Tama? Ah. Oh, ayos na. Wala na ang makeup. Tama? Yuki na agad yung magbibinta sa'yo. Dahil yung lipstick mo, ginawa mo ng makeup. Ang pinapoint out ko lang mga kaibigan, pag Unilevel ang marketing plan, dapat ang product highly consumable, mabilis maubos. Katulad ng produkto natin, hindi ba? Si 24/7, naabuti ba ng taon yan bago ang order? Hindi. Buwan lang. Pinakamabilis na nga, 2 weeks. Tama ba? Coffee. Every week, pwede mong order sa'yo. Tsaka kung isang barangay na maitim ang kilikili, singit nung kausap mo, di ba? Marami kang mabibentang sublingual spray. Ituro mo lang ng tama. Yung iba kasi ni-spray sa maitim na parte. Hindi po epekto yun, ha? Kilikili, batok, singit, hindi. Diba? Kailangan sa ilalim ng dila. Maliwanag ba yun? Pag highly consumable ang produkto, mas malaki ang kitaan. Kaya ito po ang marketing plan natin. Number one, you will earn extra 5% sa mga taong directs mo. Para mas madaling maintindihan, i-review natin ito. Ang mga tatawagin mong directs ay yung mga taong na-sponsoran mo. Sample, Marlon, sining na-sponsoran mo? Si Faye at saka si Roland. So si Roland at si Faye, ang tawag mo rin dyan ay direct. So every time Roland and Faye uses the product, personal or ibenta-benta, may points na kaakibat yan. Lahat ng produktong pinag-usapan nyo may points. Yung points na iipon na monthly basis. Kukunin yung porsyento, mapupunta sa'yo on a monthly basis. Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba yun? Okay, number two, may mga tinatawag tayong placement. Hindi tayo mag-a-abroad, ha? Ano ibig sabihin ng placement? Dito tayo. Si Faye ba may income?
Wala. Bakit walang income si Faye? Dahil walang tao. May left and right siya, pero walang tao. Paano magka-income si Faye? Dapat magdalang tao ka. Ay, magdala ka ng tao. Dito. Mag-invite ka, I mean. Para pagka na-sponsoran mo, kikita ka na rin. Tama ba? Etong usual scenario, si Faye, estudyante, may review, hindi makapag-invite, hindi pinayagang umalis ng bahay, hindi nakapag-sponsor. Madalit salita, hanggat ganun ang sitwasyon, walang income si Faye. Tama ba? Ngayon, Marlon to the rescue. Pwede bang si Marlon ang mag-sponsor tapos iduduktong niya kay Faye? Pwede ba yon? Ang tawag doon, spillover. Pwede yon. Kasi ako naniniwala, hindi lang dalawa ang kakilala ni Marlon. Tama ba? Lalo na ikaw yung tao naka-China phone. Dalawang card yan. Dalawang SIM card, tig 250, 500 ang laman yan. Marami kang kakilala. Tama ba? At pag may na-sponsoran si Marlon, no choice kundi kay Faye iduduktong. Kasi pag dito niya dinuktong, wala siyang income. At pag dito niya dinuktong, lalong hindi. Dahil magmumukha siyang Mickey Mouse. Tama ba? So, kanina niya iduduktong? Kahay, Faye. At pag dinuktong niya rito, halimbawa, ikaw na lang, Brad, pangalan mo. Edwin, si Edwin. Ayan. Dinuktong si Edwin kay Faye. Ang tanong, anong tawag dyan? Spill over. Sinong sponsor ni Edwin? Si Marlon. So, yung 500 mapupunta kay Marlon. Tama ba? Ano ang papel ni Faye dyan? Siya yung tinatawag na placement, yung naduktungan. Maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba yun? Itong tanong, ano naman ngayon kung naduktungan si Faye? May income si Faye dyan. Alam mo ba, Faye, na may income ka? Alam mo? Alam mo? Oh, ikaw, dito ka. Tanong, nagkaroon ba ng tao si Faye? May ginawa ba siya? Wala, pero may income siya dyan. Gusto niyo malaman ang income niya? Gusto niyo malaman? Ikaw, gusto niyo malaman, Faye? Edwin, gusto niyo malaman? O, may tatanong ako si Faye, kailangan mabilis kang sumagot, ha? Pag mabagal kang sumagot, magtatagal tayo. Tatlong tanong lang to. Sa first question, pwedeng wala nang kasunod. Kailangan sumagot ka mabilis, Faye, ha? Okay. Sa ganitong posisyon niyo ni Edwin, masaya ka bang nakaibabaw sa kanya? Ha? Hindi makasagot eh. Number 2 question, Faye. Ang gusto mo ba si Edwin ang umibabaw sa'yo? Alam mo? Ano gusto mo? Dalawang posisyon lang alam ko. Ibabaw, ilalim. Mamili ka. Anong gusto mo? Ibabaw. Ikaw. Kanino? Dito ka kasi tumingin. Huwag sa akin. Pag sa akin ka nakatingin, iba na iisip mo eh. Dito ka tanuhin. Kanino kayo ibabaw? Shhh, timey kayo. Kanino? Kay Edwin, yan. Ibabaw ka kay Edwin. Okay ka dyan? Edwin, okay lang? Oh, sabi ni Edwin. Tama naman. Alam nyo, ako yung mag-9 years ng networker, perfect ang pinili ni Faye. Talagang pagka umibabaw sa'yo, marami kang mapapaligaya pag umibabaw sa'yo. Ito, isipin nyo, loko-loko kung ano-ano iniisip mo. Pag umibabaw yan, liligaya talaga yan. Bakit? Dahil hindi mo alam, si Edwin may sariling left and right din yan. Tama ba? At yung unang kaibigan niyan, si A tsaka si B, mga halimaw. Pag nakakita ng tao, hindi na nakakapagsalita, join talaga kaagad. Di ba? Yung unang dalawang na-sponsoran ni Edwin, ang tatawagin mo, Faye, na first level. Yung unang dalawa nito, tatawagin mong second level. Yung unang dalawa nito, tatawagin mong third level, and so on and so forth hanggang umabot ng ika-10th level. So what's so significant kung may 10th level dyan? Meaning, Faye, from Edwin hanggang 10th generation niya o yung tinatawag na 10th level niya, lahat sila pag gumagamit ng produkto may naiipon na points. Tama? Ikaw, Faye, may naghihintay sa'yo 5% out of the production. Simula kay Edwin at saka hanggang ika-10th level. Maliwanag ba yun? Kumita ba si Faye? Kumita ba si Faye? May ginawa ba si Faye? Meron, umibabaw lang. Ngayon, sasabihin ni Marlon, teka! Eh, bakit ako 5% lang? Eh, ako nagbigay dyan, tas may 5% din siya. Huwag kang mag-alala. Dahil direct mo din yan, tama? So, ang total mo ay 10%. Simula kay Faye, pababa, may 10% ka. So, dito pala, pag namimigay ka, imbes na 5% ka lang, magiging 10% pa. So, okay lang mamigay. Note lang, note. Take note.